Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliligto na ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay Bakit Mabuti ang Mabuting Gawa? Bakit Mabuti ang Mabuting Gawa? Minsan po, ako po ay nagsakdal ng isang babaeng na huling nagnakaw. Isa po siyang shoplifter sa isang grocery. Anya pong ninakaw ay mga lata ng gatas na para po sanggol. Ngayon po, paano kaya kung siya po rin nagnakaw ng gatas para po sa kanyang sariling baby? Dahil wala po siyang pera, wala siyang makuha ng trabaho, kanyang mister po ay responsable, kanyang sanggol po ay gutom na, naiyak na iyak. Wala siyang ibang parang maisip, kundi magnakaw na lamang. Kaya po, paano po kung meron akong kapitbahay na gutom na, mamatay na sa gutom, at ako naman ay walang ibigay na tulong dahil ako rin po ay walang pera. Pwede kaya ako magnakaw ng pagkain sa palengke para ibigay ko doon sa aking kapitbahay na gutom-gutom? E mga naman layong ko, di po ba? Maganda intention ko. At ngayon din po, marahil yung nanay na shoplifter na siyempre kumapit na lamang sa patalim. Ngayon mamin ang katotohanan po ito. Ang isang gawa ay mabuti o masama, di po dahil sa ating sariling layon o mabuting intensyon. Di po ayon sa ating sariling paniniwala o conviction. Kundi ayon po lamang sa kalooban at ilintunin po ng ating Diyos. Hindi po ang tao, kundi ang Diyos nagsasabi kung ano ang tama at ano ang mali. Huwag tayo matulad po sa mga pareseyo na ayon sa Panginoong Jesus sa Matthew 15:9. Walang kabuluhan na ang kanilang pagsamba. Bakit po? Dahil tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang sariling mga utos. Ibig sabihin, mga minamahal, ang kanilang pamantayan o sukatan ay ang kanilang sariling pag-iisip at hindi na ang salita ng Panginoon. Mga minamahal, maring mabuti po ang inyong layon ukol po sa inyong gagawin. Maring palagay niyo po, tama yon. Ngunit po ang tanong ay ito. Ito ba ay ayon sa salita ng Diyos? Ito ba ay tugma sa kanyang nais at kalooban? Maraming salamat.